Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP Kilos Proto! KP Kilos Proto! Servisyon totoo, mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Proto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP Kilos Proto! KP Kilos Proto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Proto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpi at kumikilos agad-agad. Kilos Proto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makame, lahat ay aming gagawin. KP Kilos Proto! KP Kilos Proto! KP Kilos Proto! Huwebes, 2 ng Marso, magandang gabi, Pilipinas. Kabilang na mga OFW natin, mga Pinoy overseas. Diretso na ho tayo rito. Ito ang issue. Road rage cases. Dumadami na naman. Anong dapat parusa sa mga mainit na ulo at trigger happy ng mga drivers? Yun. Yan ang mga tanong, Lex. Oo, yun ang tanong ho natin. Siguro, magbigay ho kayo ng inyo po mga salubin para malaman ho natin. Dahil meron ho mga mambabatas na gusto hong taasan pa ang penalty at the same time mas stiffer ang penalty, so laban dito sa mga gumagawa ho ng pagpaslang sa ilang po mga kasamahan po natin, mga tsuper. Ang tanong, Lex, mabuti sana kung meron talagang tibay yung kanilang paninindigan at buwang loob para doon sa sinasabing magbigay na stiffer penalty, kung yung mismong sinasabi nga doon na ito yung mga iba na hindi pumasa sa death penalty. Ito pa kaya, Sus Mariosef? Dahil ngayon, Ben, ang alam kong pwedeng kasuhalan dyan sa mga nangyayari pong road rage ay yung, ang tawag ito, yung reckless imprudence resulting to homicide lamang ho. Naku, Mariosef. Mahina. Kumpara sa akin yan, latigo sa publiko. Pagkatapos, hindi lang dyan. May shame campaign para wag pamarisa ng ibang mga siraulo, mga putok sa buhong nagkakalat, nag-iuramentado sa lansangan. Yun. Padala ho kayo ng inyo po mga salobin, babasahin po natin yan. Eto, nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time, mainit na issue, balitaan, investigahan, umpisa na! Ang aksidente biglang nangyayari, kaya dapat alerto at alisto palagi. Kahit anong ingat sa kalye, kapag nagkabiglaan, tiyak bagsak sa emergency. Alamin sa Kilos Pronto. Lolo, walang awang pinaslang. Tutol kasi maligawan ang manugang. Halang na sospek, naghihimas na ngayon ng rehas. Alamin sa Kilos Pronto. Mga residente ng Santa Rosa, Laguna, nanawagan kay Mayor na baling poste ng kuryente. Kailan daw makukumpuni? Krimen dahil sa riding in tandem. Malimit na mangyari. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, popol na driver pumarada sa lugar para sana sa mga may kapansanan. Ang kengkoy hindi panasiyahan. Daan para sa mga pedestrian binakuran. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alright, mga KP, bisikleta at motor sa San Mateo Rizal. Nagsalpukan? Yan ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Detalye, panoorin!
Enero 31, taong 2017, alas 8 ng umaga, habang binabaybay ng Kilos Pronto Team ang kahabaan ng General Luna Avenue sa San Mateo Rizal, isang bangga ng aming naaktuhan. Sa unang tingin, akalain mong dalawang motor lamang ang sangkot. Ngunit, nang aming usisain, isang bisikleta pa pala ang nayupi. Ang rider na itim na motorsiklong ito, hindi makatayo at magalaw ang kanyang kaliwang binti. Samantalang ang nagbibisikleta, nagtamo ng mga gasgas at malalim na sugat sa ulo. Mabilis namang rumisponde ang San Mateo Emergency Response Team. Agad na nilapatan ang paunang lunas. Sa pangangalap ng KP Team ng impormasyon, patawid ng kalsada ang bisikleta. Ngunit, nag-aalangan daw ito kaya nahagip ng paspas na motorsiklo at tuluyang nagkasalpukan. Kasi itong ano, nabangga siya, kumakabag siya ng kanan, sabay na, natali na ako, sabi ko nagkaliwa siya ng kanan. Sandaling naabala ang ibang mga motorista at matapos malapatan ng first aid, sinugod na sa malapit na ospital ang mga sangkot sa aksidente. Okay, hey Ben, KP, Lex, ito yung practical advice na lang. Sa mga motorista, mag-iingat ho kayo. Kaya lang kung minsan mag-iingat ka, yung iyong katabi ng mga motorista rin, parang kengkoy kong maasta. May kasabihan nga, Alex, kung ikay nagmamaneho sa ibang bansa, no? May sinasabi silang universal rule, always assume that the next driver in front of you, and behind you, to the left or to the right, they're all stupid, you know, they're only same driver. Ikaw lang yung matino at lahat ay mayroong may sapak na sa kukote. Kaya, yun ang sinasabi nila. Mas maigi yung practice defensive driving, di ba? Dahil hindi mo alam, anytime and every second po, it counts talaga. So ito po mga bisikleta at motor, yung mga motor naman, may ilan po tayong mga chuper na kilala ho, ay talaga hong namang, kung akala ho nila, ang dalaw ho nila yung mga truck. Kung magmaneho, ay talagang walang pakundangan. Dalawang gulong na hong dalahon ninyo. Hindi ho yan walo, hindi ho sampung gulong. Dalawa. In case matamaan ho kayo, talagang dedo ho kayo. Mag-ingat na ho kayo. Okay, dito naman to tayo sa ating pong Kilos Pronto, Promdi. Action na natin pong problema ng mga residente dyan ho sa Old National Highway, Barangay Makabling sa Santa Rosa, Laguna. Panoorin po natin. Sa bidyong ito, makikita pong posting halos malaglag na ho matapos mabali. Ayon sa mga residente sa lugar, 3 taon na raw po yung ganyan ang itsura po ng poste. Pero wala raw ho naglakas loob na kumpunihin o ayusin man lamang po yan. Dagdag pa nila, walang nakaalam sa kanila kung paano ho natumba ang sirang posting ho yan. Ha? Kaya pakinggan natin ang kanila po mga panawagan. Ito po. Mga maganda sa klase, lalo pong madaling araw ang tutulin ng mga diyan. Patanggal daw. Dahil pong maganda sa klase, baka maano yan ang mga sasakyan. Okay, para sa isyong yan, para kumuha tayo ng Kilos Prontong Aksyon, nasa linya si Engineer Shefrin C., ang Electrical Engineer po ng City Engineer's Office ng Santa Rosa City, Laguna. Engineer, magandang gabi ho sa inyo. Yes sir, magandang gabi po sir. Apo. Engineer, ano ho pwede ho natin gawin ho dito? Alam na ba ho natin kung anong poste po ba yan? Poste po ba ng kuryente o telepono o ano pong poste po ba yan? Actually sir, mga telecom lines po yung mga nakakapit po dun sa pole. Okay. In-inspection po namin kanina. Mm-hmm. So, ang action po namin is to identify po kung kaninong private pole po yung nabali na yon. Apo. So anytime, pwede ho ninyong kausapin po yung may-ari ho ng poste na yan. At the same time, side by side, kayo siguro, balikatan ho, ayusin po natin po yan, engineer, no? Oh, yes, sir. Actually ngayon, pinalalagyan ko, temporary po na action po namin, lagyan po muna ng barricade or warning signs po yung area para hindi pupuntahan ng tao ngayon. Tapos, actually may kinausap na po kami mga telecom companies kung kanina po talaga yung property na kasi hindi basta-basta po namin magagalaw yung pole na yun kasi may mga touch lines pa po. Yes. Ayun. Oo, para hindi naman ho ito magdulot ho ng disgrasya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung dumadaan. Engineer,
Maraming salamat po, sir, ha, sa inyo pong Kilos Prontong Action, sir. Thank you so much. Okay po. Si Engineer C ng Santa Rosa City Engineer's Office. Thank you, sir. Okay, dito naman ho tayo. Ang dami mga nagsusumbong sa Kilos Pronto Action Center at Bitag Action Center tungkol po sa mga away barangay, di ba? Kaya nga ho, ang barangay ay talagang madali hong lapitan. Pero, alam mo, Ben, hindi pala basta-basta hong nakakakuha sa barangay ho, itong Certification to File Action. Ito po yung CFA. Marami siguro sa inyo ang hindi po well-versed dito. Ito kami sa ating pong All Points Bulletin. Ano bang CFA? Pakinggan ho natin. Wait lang. Hindi na bago sa pandinig ng publiko ang Certificate to File Action o CFA, isang mahalagang dokumentong ini-issue sa barangay level. Yung CFA, ito yung katibayan na ang kaso ay pwede nating isampa sa hukuman. Ito rin ay napapatunay na ang kaso sa barangay ay nagdaan na sa tamang proseso ng batas katarungang pambarangay. Pero ang maling konotasyon ng ilan, hindi pwedeng kunin ang CFA kung kailan lang gustong makuha na nagrereklamo. Wala po yan sa number of hearings. Ang nakasad po sa batas natin ay kailangan pong itong mapag-ayos ng ating lupon sa loob po ng 60 days. Yun po ang prescriptive period natin dyan. Ayon sa Local Government Code at Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay, may prosesong sinusunod ang barangay sa pag-i-issue ng Certificate to File Action. Paglilinaw naman ng DILG sa mga nagre-reklamong partido, mas maganda po kung may evidence yung papakita. Pero tandaan po natin na ang hearing po sa lupon, hindi naman po ito husgado. Ang talagang intensyon po natin ay pagkasunduin yung dalawang nag-aaway na partido. Eto mga ka-KP, pag-init na naman. Nakikita niyo ang sikat ng araw pero hindi pa talaga sinasabing tag-init. Although yung sikat ng araw, kuminsan dagdag din niya, nakakainit ng ulo. Mag-iingat ho sa mga road rager, dumadami ho mga kaso, tumataas ho. Ang tanong, ano bang dapat gawin at anong parusang kinakailangan sa mga road rager mainitin ng ulo, lalo-lalo yung may dalang barilex na trigger po. Happy. Yung sabi nga nila. Pag talagang nagkamurahan kayo, ang pinasasagot ng mura, baril na. Naku, yun ang delikado ho dun, no? Kuminsan din kasi, ito para makaiwas, kuminsan yung road rager, nagtitrigger ho yan. May iba ho, nag-no-naughty finger, nakikipagmurahan, nakikipaghabulan. Pagkatapos ayan, pag medyo na-corner na sila, doon na nag-uumpisang sigalot, doon na nagkakaroon ng physical confrontation. Yun. Ito, sabi ni Lara Escandor, pakinggan natin ha, para sa mga driver na mainitin ang ulo, dapat ay suspindihin ng 2 taon ang kanila pong lisensya. Mag-seminar muli, drug test at multa ng 200,000 pesos. First offense pa lamang yan ha. Ito rin kanyang sinabi, sa second offense, 500,000 pesos. At 1 million sa third offense at kulong ng 4 hanggang 6 na taon. Yun. Dagdagan mo pa. Pag hindi pa nadala, bitay na. Yun. Si Rabiho Del Mar, bitayin! May baril kasi, kaya mayayabang. Yun, tama nga naman, no? Okay. So, good. Magpadala pa ho kayo ng inyong po mga salubin. Babasahin po natin yan dito sa ating pong programa. Susunod! Suspect sa nangyaring shooting incident sa Santa Teresita, Batangas, nasa kote na. Police out post sa Maynila, wala raw police na makikita. Sus, Ginoo. At nagbabalik po ang Kilos Pronto. Oh, mag-update muna tayo. Naalala mo ba, Ben, yung kaso ng pagpatay ho sa isang matanda sa Batangas? Tatandaan ko. Oh, ito yung dahil po sa hindi ho niya pinayagan magpaligaw ang manugang niya. Ang progreso na sa naturang kaso, panoorin po. At 19 ng Oktubre noong nakarang taon, ipinalabas dito sa Kilos Pronto Crime Desk ang pagpatay kay Gilberto Padua, 67 anyos, residente na barangay Bihis sa Santa Resita, Batangas. 3 tama ng baril ang tinamo ng biktima na nagresulta sa agarang pagkasawi niya. Ang suspect, ang demon ay manliligaw ng manugang ng biktima na si Arnold Holgado na agad namang umiskapo. Lumabas imbisigasyon na nagkaroon ng mainitang sagutan ng dalawa na nauwi sa pamamaril. Kaya naman, lubos ang pagdadalamhati ng pamilya sa pagkawala ni Gilberto. At makalipas ang halos 4 buwang pagtatago ni Arnold,
tuluyan nangang sumuko ang suspect sa pamaril kay Gilberto. Ayon kay Police Senior Inspector Ernie De Los Santos, Hepe ng Santa Teresita Municipal PNP, at 18 ng Enero ngayong taon, sumuko mismo sa mayor ng naturang bayan ng suspect. So lumapit siya sa ating punong bayan para sumuko. Ngayon naman po tayo ay in-inform po ng ating punong bayan na suspect sa pamamaril na si Arnold Olgado ay kusang susuko. No? Siya po ay pinuntahan natin sa tanggapan natin punong bayan para i-turn over po sa amin itong suspect sa pamamaril. So ito po ay sumuko noong January 18, no? 5:10 p.m. No? Kasama po yung kanyang mga relatives at pumunta po sa tanggapan nating mahal na mayor ng Santa Teresita. No? At nung time na yon ay siguro nabanggit nila na gustong sumuko itong si Arnold, no? Sa pamamagitan nating mahal na mayor. So kagad po kami ininformahan ng ating mahal na mayor upang itong si Arnold ay may proseso natin at kung paano i-dokumento para sa kanyang pagsuko sa aming himpilan ng pulisiya. Sa bisa na rin ng warrant of arrest ay pinalabas ang korte, kasong murder ang kakaraping ngayon ni Arnold. Eksklusibong nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk ang suspect na si Arnold. Hindi naman niya itinanggi ang krimen. Ngunit nangyari kasi ito dahil sa sobrang panggagambala sa kanya ng biktima. Noong gabi ngayon, tinatapatan ako ng tao. Tatlong beses niya akong pinupuntahan sa bahay. Kinausap ko ang kanyang anak. Sabi ko ay huwag naman nilang pabayaan ng kanyang ama na puntahan ako ng puntahan sa bahay dahil kinakalampag pa nilang gate ay may, ang nanay ko may sakit. Kaya nung pangatlong balik niya, hindi na ako nakatiis. Kasulukuyan, anumang pahayag ni Arnold, sa kulungan pa rin ang bagsak niya. Bagay na ikinatuwa ng pamilya, lalo na ang asawa ng biktima na si Teresita Padua. Nang malaman ko na sumuko na siya, ay lubos akong nagpapasalamat sa Diyos at dahil sa magandang pagkakataong ito, nabawasan ang sakit ng aking loob. Okay, Ben, ganun pala, no? Kapag kayo po ay naging starring hokey dito sa Kilos Pronto, yung mga suspect, kaya nga ang ano natin dito, ang hangarin ho natin sa crime desk, masolve ho ang kaso. Tulad ho nito, yung pumatay ho, nahuli na agad. Sumurrender pala, Ben. Ito sa akin, katarantaduhan yung ginawa nitong suspect na to. Alam mo, kung hindi pa na Kilos Pronto to, Lex. Dahil nabulabog yung mga kamag-anak ng suspect. Dahil na Kilos Pronto. Siguro ang inisip niya, kapag hindi siya sumuko, baka matukhang ka. Baka kung saan ka lulutang at saan matatagpuan yung bangkay mo. Kasi kung anong ginawa mo, ganun din sasapitin mo sa iba. Hindi mo kontrolado ngayon, Lex, kung sinong gumagante. Natinang ka dahil na Kilos Pronto kang putok sa buho ka. Dapat siya inaasawa ng preso. Mabuti na rin yung kamag-anak niya, pati yung siguro mga magulang, mga relatives niya, ay talagang naisip rin nila ang kabutihan na rin po na isurrender ho nila ito. At hindi kayo ang nagkupkupo dito sa suspect nito. May kasalanan ho yan. Yan importante ho. Huwag niyong kupkupin ang isa pong nagkasala ho sa batas. Talaga bang nagawa nila dahil yung konsensya or natakot dahil sa Kilos Pronto? Alin doon, Lex? Natingin ko, natakot yun . Yung magiging epekto na kasi nakapatay ka na, ganun din mangyayari sa'yo. Kaya sumuko na lang. Mabuti yun. Dito naman tayo sa isyung gabi-gabi nating naaktuhan sa Kilos Pronto Night Brigade. Ito pong kwento ho natin. Police outpost po sa lungsod na Maynila, walang mga lespo. Bakit kaya? Panoorin mo natin. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Ano man pangyari, pagsapit ng gabi, walang kawala sa aming mapagmatsyag na lente. At kung akala nyo makakawala ang mga pasaway sa Kilos Pronto, nagkakamali kayo! Dahil kahit humihilik ng otoridad na dapat ay nagbabantay sa inyo, ang Kilos Pronto, Nightcrawler, nakatutok at alerto. Pasado launa na madaling araw, sa kaba ng Divisoria Lungsod na Maynila, sa pool sa Kilos Pronto camera, ang mga police outpost na ito na walang tao. Ang mga outpost, sakop na Manila Police District Station 11. Pero
Ang mga nagbabantay sa outpost ng mga pulis, missing in action. Sinamantala naman ito ng mga vendor na ginawang tindahan ang bakanting outpost. Sa kabaan naman ng tutuban, isa pang pulis outpost ang aming nabidyuhan. Nababalot nito ng dilim at tila ginawa na itong imbakan ang lamesa at upuan. Sa ganitong eksena, mga ka-KP, anong sa inyo? Alam mo, Lex, tanda-tanda ako pa dahil ayan, no. Nakilos pronto. Yung MPD Station 5, yun. Yung sinasabing ganun din, yung kanilang police desk, yun. Na kung saan may lugawan, may alak, at siya may mga, nandoon yung mga may nagtitinda ng, yung mga kalapating ligaw. Yun. Mababa ang lipad. Yun. So, yun, tinambayan. Ito na naman ngayon, Lex. Oh. MPD uli, Manila Police District. Ano ba naman? Station ano to? Station 11? Oh. Ay, nako. General Jigs, may Australia ka na, sir. Mahirap po mapahiya ka sa mga kabaro mong police. Biri mo, outpost, ho. Kailangan mo dyan, lagi may police. Para at least yung police visibility, kaya nga may outpost, di ba? Ako, Lex, ano, kung sakaling medyo alaki dyan, police, ano, patambayin nyo lang naman mga kagawad na kaupo roon, may nagbabantay. Lagyan ng ilaw, para nyo sa ganun, madaling lapitan, madaling takbuhan, madaling rin rumisponde. Multiplier ang tawag noon. Eh, baka kasi, ang alam nyo, At kung ayaw na naman ho ninyong mapansin kayo at maaktuhan ko yun ng aming pong night brigade ng Kilos Pronto, eh tanggalin malang ho ninyong karatula ho na police outpost ho. Tama. Eh problema ho, nandun pa rin nakalagay. So ibig sabihin talagang pwesto ho ninyo yan mga police. Kayo naman dyan sa MPD, baka akala ninyo kami namumuro sa inyo. Pakinggan nyo to. Trabaho namin maglibot kung anong aming maaktuhan, ipinapalabas namin. At hindi namin sinasadya kayong hulihin na medyo your pants down. Eh kung sakaling nakababa yung pantalo ninyo, baala kayo sa buhay nyo. That's a idiomatic expression. Yeah. Pero dito, kung naaktuhan namin kayo, hindi naman namin sinasadya, kasalanan nyo. Mabuti sana kung sinadya namin. Kami, kung saan gagala ang Kilos Pronto, Lex. At kung anong nakikita namin, aktuhan namin, ipapalabas namin. Nang sa ganun, kayo'y pinupukaw namin. Mm-hmm. Well, dito naman tayo, Lex. Mga kwento ng mga totoong tao, lalo-lalo na itong sakit talaga na sinasabi ho nilang diabetes, ito pagdating ho talaga ng mga 40 pataas, Lex, lalo-lalo na kapag ito'y namana mo, ay yung sinasabing mana-mana sa mga magulang, kalimitan ho talaga, iba ho nararamdaman ng isang patient na diabetiko. Hirap na umihi, hindi makalakad, kuminsan ito hi, kung ano ang naramdaman, malay, yung hong nahihilo, pero ho, eh, tapos nagkaroon ho siya ng pag-asa. Ano ho? Sa King Serval, panoorin. Ang sakit ng ulo mo, yung mga paa mo, hindi ka makalakad. Kaya sabi ko, napakahirap ang may sakit na diabetes. Nilalagnat ako, sumusuka, nahirapan ako umihi. Yun pala may epekto na rin sa kidney ko. Hindi ako dumudumi ng maayos. Nung uminom ako ng King Herbal, para sa akin, dun ako umayos ang pangangatawan. Ang lahat ng naramdaman ko, nawala. Malaki ang pagbabago sa akin. Parang lumigsi talaga ako. Ngayon, bumababa na rin ang blood sugar ko simula nang gumamit ako ng King Herbal. Kung ngayon, okay naman. Nakaroon ako ng pag-asa. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Eh, ngayon nang kain mo ako ng herbal, yun. Napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po sa binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din yung pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asa ng buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao.
ilan lamang sila sa mga umigi. Nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Magbabalik ang Kilos Pronto. Eto, Lex. Sabi nga natin kanina, taon-taon talagang tumataas ang bilang mga road ragers, hindi lang sa Pilipinas, even sa lahat sa mundo. Yeah. Sa buong mundo to. No? Eto, kung minsan ang mga kaso, kung minsan, eto, iwasan ho natin kung sinong katabi natin sa lansangan kasi hindi natin alaman pag kay motorista na baka mainitin ang ulo niyan. Road rage cases, tumataas na naman dahil tag-init na. Anong dapat na parusa sa mga maiinitin ng ulo at trigger happy na driver? Ayun. Yan tanong. Sabi ho ni Cheche, ito, inom sila ng gamot para sa high blood. Ayun. Si Alex Benigay, pagbultahin sila, kunin ang lisensya at ikulong ng 5 buwan. Mababa. Mababa, yun. Oh. Medyo, yan, kapag wala ho silang nasaktan na kapwa nila chuper. Pero kapag meron hong namamatay, yun ang dapat natin bigyan. Isa pa, okay. Si Romel Cabrera, sabi ho niya, anger management, dapat dyan. Alam mo, Lex, kung tutuusin, ano, ito laging problema nitong taon-taon talaga, Lex. Hindi lang sa Pilipinas. Oo. Ito'y kahit sa South America, mas mataas. Mataas doon. Sa mga Latinos. Latinos. Kahit sa US, sa Europe, ganun. Dahil siguro rin sa verbal na rin, oh, yung pananalita nila. Yes, body language. Body language. Yung mga kung ano-ano, mga signs na yan, doon na i-ignite. Oh. At saka kung minsan, pag hinabol ka, nakikipag-gitgitan sa'yo, makakante yung isa, tapos umaabot na sa sinasang habulan, pagkataas mo yan, pag na-corner na sila, doon na nag-umpisa. Na talaga makikita ka pareho na sa mga pinakikita natin. So, bukod sa init sa panahon, init na panahon, problema mo sa bahay, dinala mo sa kalye, tama. Meron yung mga signs. Yan. Alam mo yung, kunyari, malayo ka na, tapos tinaas mo yung kamay mo, tapos meron kang ginanon, naku po. Pag nakita na kaaway mo yun, hahabuling ka na nun. Yun ay, sabi naman ng mga dalubhasa sa mga pagdating sa mga road rage, nangyayari ang road rage kapag ikay kulang sa tulog. Pinipilit mo magmaneho. Pangalawa, nangyayari din yan kapag ikay may problema sa tahanan, may problema sa trabaho, ay kung may karamdaman, nagmamaneho ka na, hindi ka talaga kondisyon para magmaneho, ito yung mga bagay na sinyalis na dapat iwasan. Kapag nakita raw, Lex, ito mga road ragers, at napapansin mo na mainitan ng ulo, huwag mo nang patulan. Yun ang sinasabi mo, Lex, na sa akin. Breathe in, breathe out. At huwag ka nang lumabas ng sasakyan mo. At sabi mo rin ng ilan, Lex, ito, mga dalubhasa na nagsasabi nito, ano? Lagi makinig ng mga soft music, relaxing. Smile na lang. Hayaan nyo na kung in-overtakean kayo. Mga love song. Yan, ganun na lang. Mga love song. Mahal kita. Dapat yung mga ganon. O ito, dito tayo sa ating pong public service tayo. Kasama ho natin ngayon si Ma'am Teresita Ricarte. Uy, 74 years old na po siya. Para ipanawagan po, nawawala po niyang anak na si Gonzalo Ricarte Jr. na 35 years old na po. Ang dahilan doon nito ay una, nag-away. Pero hayaan na ho natin si Ma'am Teresita magkwento sa atin. Ma'am Teresita, ano ba ang nangyari sa inyong anak ko? Ano ba ang pinagmulan? Bakit sa biglang nawala sa inyong paningin po? Hindi ko nga po alam. Pagdalaw ko po doon, dati po ay lagi, wala na po yung bahay nila. Wala na daw po. Hindi na daw doon nakatira. Tapos, nag-met po kami. Unang met namin noong 16 ng October. Ay, ano po, doon po sa ilalim ng Municipal Hall ng Makati. Inabutan ko po siya ng pera at gusto niya maging security guard. Okay. Eh, di binigyan ko po ng pangdagdag. Ay, simula po noon, din pupunta po ako ng Manila, pinupuntahan ko po doon, hindi ko na po siya nakikita. Matagal-tagal na rin po na. Opo, wala man lang text message or tumawag. Wala po at wala na daw po siya ang cellphone. Sabi ko nga po, bakit hindi ka natawag sa akin anong pakiramdam mo ninyo? Ano ba ang maaring nag-joke sa kanya para hindi kayo tawagan? Ano ba, away ba to sa mag-asawa?
Ay, hindi ho naman siguro at mapagmahal naman yung anak ko. Kaya lang ay di... Hindi ko po alam. Hindi mo. Tayo po yung maasa na nandyan na ho siya at nakikinig at napapanood tayo sa Kilos Pronto. Sige, Unay, manawagan ho kayo. Ah, anak ko? Ako si mama mo. Kung pwede naman, anak, ay kontakin mo ako sa number na to. Mm-hmm. Dito ako nakinaweng. Mm-hmm. Marcelino, yung may-ari ng parlor. Ito ay 09771-511-621. Okay, ulitin na natin. Dahil wala ko sa ating TV set yung ano po. 0977? Opo, 09771-511-621. Opo. Okay, yan po ay bagong number ho. Ah. Kung kayo po ay may alam, pwede din po tawagan ho yan. At pwede rin po tumawag sa akin. Sige, may cellphone naman po ako. Ay, wala man po siyang cellphone. Ay, di, nawala daw po ang cellphone niya nung mag-met kami nung tatawag ho yan. Nakita na okay dito sa Kilos Pronto. Ito po, ang cellphone number ko, anak, ay 0916-255-3713. Globe. Ayun. Gonzalo, kung nakikinig ka, ha, huwag mo namang... si nanay, matanda na. Huwag naman, huwag mo namang masyadong paalalahanin pa yung nanay mo. Gonzalo, tawag lang. Lagi akong, kung may problema, madaling kausap yan. Lagi akong kinakabahan, sir. Ito. Relax ka lang, nai. Ako naman manawagan sa'yo, Gonzalo. Mm. Gonzalo, makinig ka. Etong ina mo ngayon, kasalukuyan, nahihirapan. Alam niyo ba ang isang magulang kapag medyo nag-aalala sa anak, hindi mapagpatulog yan? Talaga kaya po. Kung ikaw, Gonzalo, nakikinig. Namimiss ko po sila. Ayun naman pala, namimiss ka. Sige, di bale, Nay. Tawagan mo ulit, Nay. Sabihin mo kay Gonzalo. Anak ko, namimiss ko kayo. Kayo mga Gonzalo. Sige, di bale na, nanay. Okay. Sige po. Yan. Ngayon, alam mo na si Gonzalo, kung sakaling alam mo na Gonzalo, kami nakikiusap sa'yo, hindi naman namin ikay tinatakot. Para sa nanay mo na rin. Yeah. Iba yung magulang talaga pag nag-alala. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi ka, kumbaga, nahahanap. Mm-mm. Kaya Gonzalo, magpakita ka. Ulitin nun natin, ha, sa mga viewers, ito po yung kanila pong contact number para matawagan na ninyo. Yung mga barkada ni Gonzalo, baka kainuman ninyo si Gonzalo, kayo na hong tumulong sa nanay niya. Yan. Ay, ihatid nyo si Gonzalo dito sa kanya pong tahanan. Tawagan nyo yung numero. Makita yung numero. Asan na yun? Direct, numero. Yeah. RJ po ang tawag sa kanya. RJ. Ayan, si RJ. Binaliktad ni JR. Ayan po. Ayan. Yan po yung numero, ha. Yung mga barkada ni Gonzalo, si RJ. Ito po, tawagan nyo na po para hindi ko na mag-alala. Siya po ay graduate ng high school yan. Pero yung isa po ay ito. Sige po. Sige, di bale. Kung kayo po ay may alam na impormasyon kay Gonzalo, kay RJ, tawagan nyo lang po ang Kilos Pronto, di kaya yung mga numerong... Pero doon sa mga barkada ni Gonzalo, yun. Etong sasabihin namin sa'yo, kalad ka rin nyo dito sa Kilos Pronto. Tama. Para nang sa ganun, ipagkaubay na namin sa kay nanay. Oo. Kung ikay Gonzalo, patambay-tambay, pakuya-kuya-kuya dyan, umayos ka. Muwi ka na, pakita ka na sa nanay mo. Hindi po anak, ampon nila na mag-asawa. Sige. Tapos, ayun po ang inaalala ko pa. May siguro po mga 1-year-old na yun ngayon. Sige po. At sana po ay tayo rin po'y manalangin. Ay, darating po yan anytime po. Ma'am Teresita, ha? Po. Okay. Sige po. Maraming salamat po. Diyan ka lang, Nanay Teresita. Sigurado ako. Alam na ni Gonzalo. Ito ko yung mga istorya ho ng mga totoong tao. Simula ho kay Nanay Teresita, nawawalang anak. Ito naman yung iba mga karamdaman ho na pag medyo nagkaedad, lalo maging senior citizen. Sa pamamagitan ho ng kanilang mga istorya, sila ho hindi binayaran mga endorser. Sila ho'y nagpapatotoo sa kanilang mga naranasan. Siguro sa kanilang mga sinasabi, kung kahalintulad din yung mga karamdaman, matututo ho kayo panoorin. Mula nung huminto ako ng pag-inom ng alak, lumakas ako ng pag-inom ng soft drink. Pati pagkain, nung nagpa-check up ako, mataas ang blood sugar ko, mataas ang dugo ko minsan. Sa pa, para ng nangingitim, bumili ako ng Kings. Inumpisahan ko yung paa ko na nangingitim. Unti-unting humuhupak. Tsaka yung high blood ko, medyo bumababa. Talagang malaking bagay na pag inuminom ako.
Dahil sa King's Herbal, na-mild stroke ako. Eh, ngayon nang kain mo ako ng herbal, yun. Napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine, saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po sa binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din yung pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asa sa buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi. Nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Nagbabalik po ang Kilos Pronto. O dito, good news o tayo. Ha? Bago ibinalik ko sa PIDEA ang TAS sa pagbabantay ho at supili ng problema sa illegal na droga, abay 10 barangay daw ho sa lungsod ng Quezon ang idinagdag sa listahan ng mga drug-free na barangay sa kasulukuyan. Ayos yun ha. Ang parameters daw ho na isinigwaho dito by Dangerous Drugs Board at ng QC Anti-Illegal Drugs Abuse and Advisory Council, alamin ho natin ha, para gayahin po yan ng ilan po natin mga barangay. Ito po. Masayang inanunsyo ni Quezon City Police District Director Guillermo Elizar ang pagkakadagdag ng 10 pang barangay mula sa lungsod ng Quezon sa listahan ng mga komunidad na drug-free sa kasulukuyan. Well, una is my congratulations to all of you dahil you have satisfied all the parameters set by both the Dangerous Drugs Board and the Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council na talagang very strict yun and yet nasatisfy natin yun. Una na sa pamantayan na yan ang absence of drug facilities na ang ibig sabihin dapat wala ng supply ng drugs doon, wala doon plantation marijuana for example, walang shabu laboratory, walang drug den, wala lahat yung mga yun. At kasama siyempre dyan ang mga drug personalities. Whether user ka, pusher ka, protector, cuddler, ito mga ito ngayon. So yun, so absence nun. Bukod dito, kailangan din ang pagkakaroon ng aktibong barangay anti-drug abuse council kung saan ang barangay at mga residente ay aktibong nagbabantay sa kanilang mga komunidad. Sa lahat ng yan, naipasa ng 10 barangay sa lungsod ng Quezon, kabilang na ang Barangay Maharlika, Philam, at Novaliches proper. Kasala rin ang Barangay Capri, Greater Lagro, Greater Fairview, at Teachers Village East. At hindi magpapahuli ang Barangay Paligsahan at Barangay Laging Handa. Nagtulong-tulungan lang naman po kami. Gumagawa po namin yung trabaho namin na maayos. Siyempre, proud ako kasi sino naman po yung tao or residente doon sa barangay na ayaw ma-drug free. Sa tulong nyo ng ating mga kabarangay, itutuloy-tuloy natin na maging drug free barangay tayo. Kasi yung ikauunlad ng isang barangay, hindi lang sa punong barangay yon, dapat may kapartner yung mga nakatira doon, yung mga residente. Pero paalala ng pulisya, aside from declaring drug free barangay, we are periodically and regularly evaluating their status so that kung ma-maintain man nila yon, tuloy pagiging drug cleared. Kung hindi naman, i-revert natin sila sa pagiging affected barangays. Okay, samantala! Ito Lex, motoristang kumain sa isang fast food and pumarada sa pedestrian lane. Saan nakikita? Yung pedestrian lane, dapat dinadaanan doon siya pumarada. At talaga naman, hoy! 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 King Koy! Ito, panoorin nyo. Thank you.
Sa Balanga City, Bataan, pedestrian lane at parking lot for PWD, malinis at hindi pinaparadahan. Pero teka, hindi pala yan ang totoong eksena. Sa harap ng isang fast food chain, sapul sa aming kamera ang mga pasaway na motorista. Hindi lamang sinakop ang PWD parking slot, kundi pati ang daanan ng pedestrian. Sobrang gutom ba yan? O talagang hindi lang nila alam na bawal ang kanilang pagpaparada? Habang ang sekyo na nakikita naman ang eksena, deadma lang sa kanyang nakikita. Nang sitahin ng kilos pronto, ang bantay na laylay, abay lumabas ang tunay na pasaway. Ang magiting na tsuper mukhang busog na yata, kaya nakapag-isip na ng tama. Ang kanyang check-out, inilipat na lamang sa tamang parking slot. Hoy, 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 kengkoy! Ang gutom, hindi palusot para pagparaday maging baluktot. Pwede namang magintay kesa maging pasaway. Eto na, Lex! Huling sala sa balita, ano? Mainit pa rin ang issue talaga, Alex. Ito, ano? Ito, pag-uusapan to, mga siguro ilang araw, isang linggo. Road rage cases. Alam niyo naman, tumataas. At ito naman ay, ano ba dapat alang parusang kinakailangan? Mga nasa Kongreso, higpitan nyo naman! Sila dapat, no? Oo. Mm-hmm. May mga mambabatas kasi na gustong isulong na mas matindi o stiffer penalties para dito sa mga road rage drivers. No. Pero nalilitan at nababaan po sila sa penalties. Kaya sabi ni Alejandro, ito si Alejandro Ardenia, taasan ang multa ng mga traffic violators, higpitan ang batas trapiko at yung nagda-drive ng lasing at nasa ilalim po ng impluwensya ng droga, taasan ang multa o tanggalan na po ng lisensya. Si Bong Santos, taasan ang multa. Ito, bakit multa lagi? Sa mga pasaway at mainitin ng ulo. Eh, paano kung nakamatay? Yun nga, yun. Kung nakapatay. Po, nakapatay, kinakailangan dyan, Mario Joseph, depende kung paano mo pinatay. Kung nagmakaawa na sa'yo, tapos pinatay mo pa, dapat ganun din ang gagawin sa'yo. Ayun. Si Angeli Guevara, dapat forever nang makumpiska ang driver license sila. Mababa rin eh, no? Mababait to. O mababait to kayo. Kailangan ho dyan dahil buhay ho ang kanilang kinitil. Eh dapat buhay rin pong kapalit. Yun. Anong dapat doon? Death penalty. Yun. Diba? Okay. Well, Lex, patuloy na tutukan ang kilos pronto. Okay. At kung kayo po ay inaapi at inaabuso, wala ho kayong dapat gawin ho. Nakahanap na ho yung kakampi. Ito pong kilos pronto. Pumunta lamang ho dito sa aming pong impilan. Nasa Timog Avenue, Quezon City lang po kami. Dahil higit sa sumbungan, embestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!